Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ligtas ang bawat isa kung nasaan man po sila. And bago po natin awitin itong awitin na ito, ay hayaan niyo po na may basahin lang po ang isang passage galing sa Bible. Sabi po sa Matthew 4 verses 19, "Come, follow me," Jesus said, "and I'll make you fishers of men." In this generation, we have given an easy access to the technology. And as we go through to this generation, may we use this to reach people to share the gospel of the Lord. Thank you.
invite everyone to close our eyes. And as we feel the presence of our Lord, alam ko na may mga purposes siya na binibigay sa atin. And sometimes those purpose gives us the uncertainty. And the fear is taking over us. But His unfailing love, His promises, if we only surrender ourselves, it will take over us. And we will shout His praise to the ends of the earth. Hallelujah. I know that You've called me. I know that You've called me. I've lost myself for good within Your promise. Let's not hide it. Let's shout our praises. I won't hide it. Jesus, I believe in You, and now myself for good within Your promise.
we are not scared, Lord. We are ready, Lord, to proclaim your name. So continue to use us, Jesus, for your glory. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. At ngayong gabi po ay muli nais ko pong ipahatid sa bawat isa sa atin ang pakikikamusta po sa ating lahat. So, kamusta na po ang mga taga-MMIM? Yan, purihin po ang ating Panginoon at isang linggo po na tayo ay iningatan ulit ng ating Panginoon. Isang linggo po na tayo ay siyempre humarap ng mga hamon sa buhay. Pero dahil po ang ating Diyos ay tapat, siya po ay mabuti. At masasabi po natin na God is good and all the time, God is good. So purihin po ang ating Panginoon sa gabi pong ito. So ngayon po ay darako tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At alam ko po na tayong lahat mula po kaninang umaga, ang bawat isa sa atin ay nagsama-sama po sa ating mga bahay-sambahan. At naniniwala po ako na excited po ang bawat isa sa atin dahil nakasama po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. At nakasama po natin ang bawat isa para po magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So, ngayon po ang ating pag-aaralan muli is the church in the house. So, ang iglesia po ay nasa tahanan. So, titingnan po natin ngayon ano ba yung kahalagahan, ano nga po ba ang dahilan, bakit po ang iglesia ng Panginoon ay naroon po sa bawat tahanan. Ito po ay napakalaking bagay na kung saan po ay matatagpuan po natin yan sa Book of Acts, no? Doon pa lang ay ang iglesia po ng ating Panginoon ay nandoon sa kani-kanilang mga tahanan. So yan po yung ating topic sa gabi pong ito. At ngayon po ay titingnan po natin yung nakalagay po sa Acts chapter 5 verse 42. Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Tayo pong lahat muna ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po. Sapagkat sa gabing ito, Panginoon, muli po ay pinagtipon mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At muli po kami ay makikinig ulit ng iyong mga salita. At alam ko po na kaninang umaga pa lang, Panginoon, ay marami na po kaming mga napakinggan patungkol po sa aral na ito, O Diyos. But Lord, naniniwala kami na mayroon kang mga bagong insight po na ibibigay pa rin sa bawat isa sa amin. Kaya ayaan niyo po na sa gabing ito, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, habang pinapakinggan po ng aking mga kapatid ang iyong mga salita. Dalangin ko, Lord God, na ang iyong banal na Espiritu, Lord, ang patuloy na manguna sa amin, maging sa iyong abang lingkod na magbabahagi po ng inyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. So mga kapatid, dito po ay makikita natin na day after day, no, araw-araw ay nasa templo po sila ng ating Panginoon and from house to house, no, bawat bahay ay nandoon po ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So napaka-exciting po, no, sa mga mananampalataya yung pong dito sa Book of Acts na sa bawat araw po, no, bawat araw ay from house to house, no, they never stop
hindi po sila humihinto, no, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon at pagpoproklama ng mabuting balita patungkol po sa ating Panginoon, which is our Jesus Christ, the Messiah. So naalala ko po noong mga 1980s, no, ang grupo po ng mga mananampalataya, kasi talagang nag-boom, no, at marami pong mga tao ang talagang na-born again noon. Marami po ang nakakilala sa ating Panginoon, at bawat mananampalataya ay pumupunta po yun sa bawat bahay-bahay, no, ng kapatiran, at minsan kami po naranasan namin yan dito po sa Navotas. Naranasan ko po yun na pagdating po ng umaga, siguro mga past 7 o'clock ay nandun kami sa isang bahay, nagkakaroon po kami ng pananalangin, nagkakasyeran po kami ng ginagawa at patuloy na ginagawa ng ating Panginoon. So dito po sa ating pong pamagat na ang iglesia po ay nasa bahay, no? Dahil po ay mayroong ginagawa kasi ang Diyos. So nandoon yung excitement ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon na pumunta sa bawat bahay to proclaim, no, para iproklama yung good news, yung mabuting balita patungkol po sa ating Panginoon na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So tingnan po natin yan, no, mga kapatid. Ano ba yung sinasabi po doon? A house church is a small gathering of believers. Yung pong ang isang iglesia po na nasa bahay, ito po ay isang maliit na kung saan nagtitipon po ang mga mananampalataya ng ating Panginoon, na kung saan nagfa-function po sila na katulad ng isang iglesia. So kaya po binabanggit ko po sa inyo kanina na noong bago po ako mananampalataya ng ating Panginoon, mga kapatid, alam niyo po ba na ang bawat isa sa amin ay very excited kami, nandun kami sa bawat bahay at nagtitipon po kami doon. And din sabi po dito, usually meeting in one of the members' actual houses, no? Nandoon sa isang bahay ng mananampalataya na kung saan ay nandoon sa bahay na ito. Bakit po sila nandoon? Why did they say, no, they have a church in their house? Bakit po? Because that was the will of God. Yan po ang kalooban ng ating Panginoon na ang bawat mga mananampalataya ng ating Diyos ay pwede pong mag-gather, pwede po silang magtipon sa isang bahay para ihayag ang kabutihan po ng ating Panginoon sa kanilang buhay bawat araw, at ipoproklama po nila yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kasama po doon ang salita ng ating Panginoon. So in the New Testament, we see that they already are a real church. Doon po sa bagong tipano, sila po ay matatawag na isa po silang mga bagong mga Kristiyano, na kung saan they already reflect, no, nagre-reflect na po sa buhay nila yung sa New Testament as a church, no, doon sa Book of Acts. Mayroon na po silang maliit na grupo na nagtitipon doon at naghahayag sila ng mga ginagawa ng ating Panginoon, yung kabutihan po ng ating Diyos. Kaya po, the early Christian community started a house church doon po sa bagong tipan, no? Sa bagong tipan, makikita po natin doon na yung bagong mga mananampalataya sa isang komunidad po, they started house church, no? At ito pong panahon ng ating pandemic, sa totoo lang po, bagamat hindi po tayo nagkaroon ng face-to-face, mayroon tayong mga online na ginawa, but yung pong mga bawat pamilya po ng mga mananampalataya sa loob po ng tahanan, no, nagkaroon po ng panahon na magtipon ang bawat pamilya, nagkakaroon po ng prayer time, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, na ibalik po tayo doon ng ating Panginoon nitong pandemic po, sapagkat marami po na grupo ng bawat mga tahanan na kung saan ang bawat pamilya po ay nagkakaroon ng Bible study, nagkakaroon ng pananalanginan, at hindi lamang po pang sarili nila ang ipinagpipray, kundi pati po yung mga kapatiran na nangangailangan po ng panalangin. So, yan po yung ginawa ng ating Panginoon itong panahon ng pandemic po natin. So, in the Book of Acts,
tell us that the church in the house was ano? Ano ba po yung nakalagay doon, no? Doon sa New Testament ay makikita natin doon na ano ba ang ginawa po doon sa house, no, sa bahay ng bawat mga iglesia ng ating Panginoon. Number one is they devoted themselves to the apostle teaching, no, and to the fellowship. Ang ginagawa po nila ay dinidevote, nagkakaroon po sila ng panahon sa harapan po ng mga apostol na kung saan sila po ay nakikinig ng pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. They have fellowship. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. No, nandoon po ang mga grupo ng mga mananampalataya doon sa tahanan na yon, doon sa Book of Acts. So, house churches, yung pong mga nasa bahay po, no, na mananampalataya ng ating Panginoon, ano po ang ginagawa nila? Nagtitipon po sila at least once a week. Yung po sa Book of Acts, makikita po natin. Para ano po? To maintain a sense of connectedness. So, yan po yung dahilan kung bakit mayroong house church. Dahil sabi nga, ay ito po yung para po i-maintain yung pong connectedness ng bawat grupo ng mga mananampalataya, mga kapatid. So, yun po yung dahilan kung bakit mayroong pong house church. So, house church met together for the purpose of fellowshipping. Yan po yung purpose po niyan. Yung pong sa loob ng bahay na nandoon ang grupo ng mga mananampalataya, ang purpose po noon ay hindi lang nag-meet po sila o nagtitipon sila para mapanatili po nila yung kanilang pagiging connected, no, sa isa't isa, mga kapatid. Kundi ang isang purpose po noon ay mayroong fellowship. Na kung saan sa fellowship, alam niyo po ba na nagkakaroon po ng palakasan sa isa't isa. Mayroon pong palakasan, nagkakapanalanginan, nagkakaroon po ng pagpagsisharean sa isa't isa, na ibibigay po ng isa't isa yung burden po ng bawat isa, at dahil doon napapalakas po ang mananampalataya ng ating Panginoon sa isang tahanan. So napaka, ano, alam niyo po mga kapatid, napakapalad po no kapag ikaw ay mayroong ganitong samahan sa loob na bilang mananampalataya, mayroong house church. Alam niyo po, sa pangalawa ay mas makikita po natin yung kagandahan dito. Pangalawa po, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Alam niyo po ba, ang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, sasabihin ko po sa bawat isa, house church, people love to eat. Wow! Pastora, tama ka ba? Opo, ang mga mananampalataya ng ating Panginoon, alam niyo po, ang kahiligan o yung hilig po ng mga mananampalataya sa loob po ng bahay at grupo ng mga believers po ng ating Panginoon, lagi po nilang gustong kumain. Ayan, so, wag niyo po akong tingnan, ha? Hindi naman po ako malakas kumain. Ayan, so, joke lang po. Kasi po, alam niyo po ba na naalala ko rin po yan, no, nung ako po ay bagong mananampalataya. Every time na pumupunta po kami doon sa bahay ng mga kapatiran, alam niyo po ba, napakaraming pagkain. Dahil ano po, everyone should bring food. Diba? Sa isang bahay po, no? Sa isang bahay, mga kapatid, alam niyo po ba na ang bawat isa may daladalang kanya-kanyang pagkain. Naalala ko po yan. Alam po yung mga 1980s na yan. So mga kapatid, yung mga kapatiran, kanya-kanya po nang dala ng pagkain sa bawat mga tahanan. Because believers of Christ, ang love po nila ay pagkain. Yan, gustong-gusto nila palagi yung pagkain. Kaya nga ang ginagawa, ang bawat mananampalataya din nagdadala ng kanya-kanyang pagkain because they have fellowship in the house. Kaya po, house churches gather together for a time of worship, no? Teaching and discussion about, no? About how the scriptures apply to life. Iyan po noon, iyan ay talagang sa loob po ng bahay na kung saan nandoon yung grupo ng mga mananampalataya ng ating Panginoon,
Nandoon po yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang po puro pagkain, mga kapatid. Hindi lang po para fellowship, di ba? Kundi kasama po doon ang pagtuturo at pakikinig po ng salita ng Diyos. Nagkakaroon po yan ng discussion. Nagkakaroon po ng palitan ng mga kuro-kuro na kung ano po yung natutunan nila doon sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, kung papaano po i-a-apply yung natutunan po nila na salita ng Diyos. No, nagsisharing po, nagkakaroon ng pag-share ng Word of God, and then nagkakaroon ng discussion at tinuturo po ng bawat isa kung papaano i-apply yung salita ng Diyos na kanilang narinig at natutunan. Alam niyo po, sa loob po ng house church, no, sa loob ng bahay na nandoon ang mga mananampalataya, hindi ka lang binusog ng tiyan, binusog ka pa sa larangan po ng espiritual. Kaya po, pag alis doon ng grupo ng mga mananampalataya, mga kapatid, alam nyo po ba na busog po sila, hindi lamang po sa pagkain, kundi pati po salita ng ating Panginoon. So pangatlo po, at dito tayo magtatapos, they greet also the church that meets in their home. Alam niyo po ba na sa loob ng bahay na kung saan nandoon yung grupo ng mga mananampalataya, pag mayroong dumarating, no, na mga kasama doon at mga mananampalataya ng ating Panginoon, alam niyo po ba, kinakamayan niyan. At wini-welcome ito ng bawat mga mananampalataya ng ating Panginoon sa loob po ng isang bahay na kung saan ay nandoon po ang grupo ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam niyo po, na napakasarap, no, na nandoon ka sa isang bahay at ikaw ay kasama doon, yung mga kasama mong mga mananampalataya doon. Ikaw ngayon ay ikakamayan, no? I-welcome kanila at dahil doon mararamdaman mo na ikaw ay kasama mismo sa loob po ng iglesia ng ating Panginoon. So, makikita po natin yan sa Colossians chapter 4 verse 15, house church really love being together. Alam niyo po, sa loob ng bahay po na nandoon ang mga mananampalataya, alam niyo po, mahal na mahal ng bawat isa na palaging nagkakasama. At naalala ko po yan, kapag magkakasama kami doon sa isang bahay, parang ayaw na naming umalis. Parang hindi na namin, parang gustong-gusto namin na nagsisharean kami, gustong-gusto namin na nagkakaroon kami ng talagang palakasan sa isa't isa, because house church really love being together. House church takes to allow, alam niyo po ba, for adequate participation from everyone. Gustong-gusto yan ng iglesia ng ating Panginoon na nasa loob ng bahay, yung mag-participate po ang bawat isa. So lahat ay kasali. House church has a sense of greater accountability for doing their part to live out a prayer, care, and share lifestyle. Alam niyo po, sa isang bahay na kung saan nandoon ang grupo ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, gustong-gusto po nila na nagkakaroon ng panalanginan. Gustong-gusto nila na may pagmamalasakitan ang isa't isa. At higit sa lahat, nagkakaroon sila ng pagsisharean sa isa't isa ng buhay na mayroon sila na ginagawang kabutihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, sa ating pagtatapos ngayong gabi, alam nyo po, house church is the best, no? Ang house church po is the best example model for us. A group of people that are weak, no? Yan po ay grupo ng mga mananampalataya na mahina, but working together for the kingdom of God. Ulitin ko po, a house church is the best model for us, no? At hindi lang po yan, a group of people that are weak, no? May mga kahinaan din po yan. May mga kahinaan ang grupo ng mga mananampalataya, but working together for the kingdom of God. So mga kapatid, nawa po ay napagpala tayo ng salita ng ating Diyos ngayong gabi. At nawa po ay hindi lamang po sa church building tayo nandito, nagtitipon at sumasamba sa ating Panginoon, but ang isang house church po ay malaking pakinabang po yan.
Dahil po, malaking na itutulong din ito sa buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid at sa inyong pananatili po dyan sa inyong kinalagyan. Tayo pong lahat muli ay dumulog at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa natapos po na pagbabahagi ng inyong abang lingkod, ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala po kami, Lord, na ang isang mga mananampalataya, yung grupo ng mga mananampalataya na nasa loob po ng isang tahanan, Panginoon, ay tunay po na napaka-exciting po ito, Lord, sa buhay po ng bawat isa sapagkat doon sa isang lugar ng bahay, Panginoon, ay nagkakaroon po kami ng connection sa isa't isa. May fellowship kami at doon po ay nagtuturo ng iyong salita at naia-apply. Nagkakaroon kami ng palakasan sa isa't isa, Panginoon. Doon namin nararamdaman, Panginoon, na iisa lamang po yung aming Panginoon, pinaglilingkurang Diyos. Nagmamahalan kami sa isa't isa, nagmamalasakitan at nagtutulungan, Panginoon. Hayaan niyo po, Lord, na sa gabing ito patuloy po na iparanas mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung excitement, Lord, na kahit po mayroon kaming mga limitasyon, Panginoon, at ang ilan sa amin, Lord God, ay hindi pa lahat ay nakakadalo talaga sa bahay-sambahan, pero yung bahay na kung saan, Lord, mayroon kaming mga ginagawa na fellowship, Lord, hayaan mo po na mapalakas po ang bawat isa sa amin sa larangan po ng espiritual. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa gabing ito. Patuloy po na samahan niyo ang lahat, Lord, ng mga nanood, ang lahat, Panginoon, na nakiisa sa gawain mo ngayong gabi, at ang aking panalangin, Panginoon, ay dumaloy sa kanila, Lord God, yung kalakasan, Panginoon, kalusugan, at higit sa lahat, Panginoon, yung proteksyon. At dalangin po, Panginoon, na sa bawat araw ng buhay ng aking mga kapatid, maranasan po nila, Panginoon, ang pangunguna mo, ang paggabay mo, Panginoon, at ang pag-iingat mo sa bawat isa. Dakilang Diyos. Salamat po, aming Ama, at muli po ang lahat ng kapurihan, karangalan, maingat po na ibabalik ko po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. At nawa po ay patuloy na tayo po ay magpakatibay, magpakatatag po tayo, at patuloy na palakasin po tayo ng biyaya po ng ating Panginoon. Sapat ang ating Diyos, at patuloy po nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Hindi lang po ang pangako niya, kundi pati yung nangako sa atin ay patuloy po tayong magtiwala sa ating Diyos. God bless po sa ating lahat.
Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ligtas ang bawat isa kung nasaan man po sila. And bago po natin awitin itong awitin na ito, ay hayaan niyo po na may basahin lang po isang passage galing sa Bible. Sabi po sa Matthew 4 verses 19, "Come follow me," Jesus said, "and I'll make you fishers of men." In this generation, we have given an easy access to the technology. And as we go through to this generation, may we use this to reach people to share the gospel of God.
and we will go.